Kakay ba to? Ah. Sarap. Talagang lasap na lasap mo yung lahat ng sangkap. Sulit ang sarap. Isang magandang umaga, mga boss. So, for today, mayroon tayong recipe na medyo medyo kakaiba. Iniba natin konti. Pero itong recipe na to, hindi ko alam kung nagawa na. So, sa sarili kong version, ipapakita ko kung paano ang paggawa at ang nadagdag. So, subukan natin. Tignan na lang natin kung anong kakalabasan. So, ito yung mga ingredient na ilalagay natin. Ayan. So, mayroon tayong pork giniling. At mayroon tayong pusit. Nalinis ko na yan. At mayroon tayong celery. Mayroon tayong garlic. At mayroon tayong onion. Cheese. Dapat melted cheese. Eh, itong available. Pero, walang problema. Tapos, mayroon tayong kamatis. At ito nga pala yung tangle sa Kapampangan. Tagalog, tanglad, no? So, ang ano ng cheese, ang mangyayari sa cheese, itatoppings lang sa taas to. So, hindi siya pwedeng itoppings sa taas. So, ang mangyayari, ihalo na lang natin sa pork dahil hindi naman siya melted. So, ang gusto natin mangyari, ito sana, kung melted sana to, ibubudbud natin sa pinakataas ng pusit. Tapos, ipasok mo sa oven, magme-melted siya. So, soon, next time, gawin natin yon. Pero, pansamantala, ito yung gagawin natin para ihalo natin sa pork natin. So, ayun. Mas maganda sana pag linagay mo rito sa taas niya, magme-melted siya ng ganun. Talagang mauulog yung cheese. Pero, sa ngayon, hindi mangyayari yon dahil hindi melted ang cheese natin. Okay. So, ito na nga mga boss, nagayat na natin lahat ng panangkap. Ang lulutuin natin, batuteng pusit. So, medyo kakaiba, iniba lang natin ng konti yung ingredient. So, mamaya ipapry natin, babalot natin sa aluminum foil. Thank you.
yan, luto na ang ating palaman sa betute na pusit. So, kung napansin nyo, mga boss, dinrain ko siya. Ayan. So, ayan, ang daming bumaba na mantika na alu-alu na dyan. So, para ang ano niyan, ang impact niya yan, kaya ko dinrain, para hindi siya maglilake sa loob. Parang ano lang siya, medyo dry ng konti. Maganda ang pagka-ulma niya, medyo matigas. Kasi kung hindi mo tatanggalin yun, sobrang ano, sobrang may sabaw, parang tubig-tubig. So ayun, pag-alamig natin mga 20 minutes bago natin pasok sa loob na ano, sa pusit. So i-rest muna natin 20 minutes. Sarap. So ngayon, start na tayong magulma. Lalagyan na natin yung mga pusit natin sa papalaman. Ano, malaking kutsara natin. Kaya, tumayong ko na. Thank you.
mga bossing. Tapos na natin na fry. I-set aside muna natin mga 20 minutes. Sobrang init niyan. So balikan natin mamaya yan mga bossing. Grabe. Napakasarap. Kakaiba to ah. Sarap. Talagang lasap na lasap mo yung lahat ng sangkap. Hindi ka magsisisi, mga boss. I-try nyo to. Sulit, ang sarap. So, itong dish na to, pwedeng pampulutan at pwedeng ipus sa menu, sa restaurant. Napaka-classic, napaka-tender, juicy, napaka-sarap talaga. Grabe. Subukan nyo po. Try nyo. Sulit ang effort. Napaka-sarap. So hanggang dito na lang, maraming pong maraming salamat sa mga matyagang nanonood. Thank you po sa inyong suporta. Maraming pong maraming salamat. Hanggang dito muna po ang video. Ingat po kayo lagi and God bless. So don't forget po, pakipollow na lang po ang aking Facebook page. At maraming maraming salamat po sa mga bagong subscriber po. Thank you very much po. God bless.